Jesus salama, o Diyos salama, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ng buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat, O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo,
Tunay nga sa buhay natin bilang tao, minsan hindi natin maiiwasan na kahit anong iwas natin na makagawa ng mali or huwag magkasala, maraming tao sa paligid o mga bagay-bagay na nagiging dahilan kung bakit patuloy nating nagagawa yung mga bagay na ayaw nating gawin. Minsan kahit ayaw mong magalit, kaya lang may mga tao sa paligid na gumagawa ng mga bagay na kagalit-galit. Kaya nga, isa yan sa mga struggle ng mga tao, ng mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Yung sinisikap mo maging mabuti, sinisikap mong makasunod sa kalooban ng Diyos, sinisikap mong malugod ang Diyos sa buhay mo, pero parang may mga tao sa paligid mo na parang ginagamit o ayaw tumigil na hindi ka makakagawa ng mga bagay na alam mong ayaw mong gawin sa sarili mo. Kaya alam, minsan, hindi mo minsan mapigilan. So yan ay isang mga struggle natin. Hindi lang natin struggle yung ating mga kahinaan, hindi lang natin struggle yung mga bagay na mga pangangailangan o problema o pagsubok sa buhay. Struggle din natin kung paano natin sisikapin na huwag tayong maapektuhan ng mga tao o mga bagay sa ating kapaligiran. Kaya sa gabing to, yan po yung ating pag-uusapan upang patuloy tayong encourage ng Panginoon na lahat tayo dumadaan dyan sa struggle na ganyan. Ano po kaya ang dahilan ng Diyos? Bakit minsan pinapahintulot niya na maraming dahilan sa paligid natin para minsan yung isang bagay na ayaw mo namang gawin pero hindi mo mapigilang hindi gawin kasi may ginagamit ng mga tao sa paligid upang ito ay iyong magawa. So basahin po natin ang ating teksto sa aklat po ng Matthew chapter 13 verse 43. Ang sabi po dito, "But everyone who has done right will shine like the sun in their father's kingdom." Sa Tagalog, at ang lahat ng gumagawa ng mabuti ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. So lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito, minsan pa, pagpalay mo mga salita mong aming pag-aaralan. Mga salita mong alam mong kailangan namin sa gabing ito. Buksan mo po ang puso namin at aya mong tanggapin namin ang mga salita mo, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. At dalangin po namin, Ama, ang malayang pagkilos ng Espiritu Santo sa puso't isipan namin. Binibigyan ka namin ng karapatan, Panginoon. Lahat kami, walang exempted, alam naming binabago mo pa kami from glory to glory, Panginoon. Dahil naniniwala kami, hindi ka patapos sa amin. Kaya dalangin namin, malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa upang patuloy kaming paalalahanan, upang patuloy kaming tapikin, upang patuloy kaming patatagin, upang patuloy kaming palakasin, at upang patuloy kaming alalay na mabuhay sa mundong ito, Panginoon, na nagsisikap na makasunod sa iyong kalooban. Marami pong salamat na ikaw, Espiritu Santo, Panginoon, ang patuloy na magpaunawa sa amin. Abutin mo po ang aking mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan sa gabi ito. Maraming salamat sa iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So sa gabi ito, pag-uusapan po natin yung parables na sinulat or sinabi ng Panginoong Jesus sa aklat ng Matthew, meron po ditong parables na sinabi ang Panginoon na pag-aaralan natin sa gabing ito kung bakit nais ng Diyos na ito'y maunawaan natin sa ating mga buhay. Kasi napakahalaga po ito. Kasi minsan nagtatanong tayo sa ating mga sarili, di po ba? Wala naman tao rito gusto magkamali. Gusto mo bang magkamali? Wala naman tao dito na gusto gumagawa tayo ng kasalanan. Wala naman tao dito sa atin na gusto natin tayo ay nagagalit. Gusto natin na tayo ay dumadako dun sa pinaka-extent ng ating damdamin or ang ating, yung ating character or attitude. Hanggat maaari gusto natin mabuhay na may peaceful ang mind, peaceful ang heart natin, at maayos ang relasyon natin sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya lang kahit minsan anong sikap ang gawin natin, bakit kaya dumarating tayo sa lundo ng buhay natin? Na minsan, kahit ayaw mo magsalita ng hindi maganda, magsalita ng pangit o ng nakakasakit, minsan hindi mo mapigilan. Minsan kasi may mga tao sa paligid, may mga sitwasyon sa paligid na kahit iniiwasan mo, kahit ayaw mo, pero patuloy na dumarating sa buhay mo at minsan hindi mo mapigil ang sarili mo. Kaya sa oras na ito, gusto ng Diyos maunawaan natin kung ano yung isa sa mga struggle natin bilang tao, bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, at bilang namumuhay sa mundong ito na hindi perpekto. Isa po yan sa struggle natin . Pag-aralan po natin, hinabi po, una po sa aklat ng
chapter 13, verse 24 to 30. Una rito munang binanggit ng Panginoon yung parables. Tapos, ito po'y in-explain niya. Kaya pag-uusapan natin, hihimay-himayin po natin para patuloy nating maunawaan. Sabi, ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Verse 24, inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, na isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Verse 25, isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik na masasamang damo sa triguhan. Verse 26, nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Verse 27, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang iniasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sunod, sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Kayanan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. So ang parabola nagsimula sa pagkukwento ng Panginoong Jesus na meron daw isang naghasik. Sabi doon, may isang taong naghasik ng mabuting binhi. So isang taong ito ay meron po siyang lupain. At yung sa lupain niya ay naghasik siya ng mabuting binhi. Mabuting binhi. Pero ang sabi doon, pagtanim niya ng mabuting binhi sa kanyang bukid, isang gabi, samantalang siya ay natutulog, sabi doon, ay dumating ang kaaway. Dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng masasamang damo. Masasamang damo dun sa triguhan. So ang tinanim niya, mabuting binhi na isak ng trigo, tapos nung siya'y natutulog ng gabi, dumating ang kanyang kaaway. At ang ginawa ng kanyang kaaway, nagtanim naman ng damo dun sa triguhan na kanyang tinaniman. Kinabukasan, nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya lumapit yung mga alipin. Di po ba, sabi nila dun sa nagtanim, di po ba mabuting binhi lang ang itinanim nyo? Mga trigo lang? Bakit po may mga damong tumubo? Sabi, tinanong ng alipin dun sa pinakapuno na nagtanim. Sumagot siya. Kaya't lumapit, sabi niya, bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ay may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan. Sabi niya, isang kaaway ang gumawa nito. Sabi niya, mabuting binhi lang ang itinanim ko, pero nung gabing natutulog siya, ang kaaway niya pumunta dun sa triguhan at nagtanim na masamang damo. Tinanong siya ng alipin niya, bakit po may mga damo? Eh di ba mabuting binhi na trigo lang ang itinanim niyo? Sabi niya ganon. Sabi niya, isang kaaway ang nagtanim niyan. Tatanggalin po ba namin? Bubunutin po ba namin yung damo? Sabi ng mga tauhan, mga alipin. Sumagot yung may-ari, sabi niya, wag, dahil pag tinanggal nyo ang damo, baka maapektuhan ang trigo, ang mabuting binhi. Hintayin natin ang anihan, at pagdating ng anihan, ihihiwalay nyo ang mga damo at ihihiwalay nyo ang mabuting binhi o ang trigo. Ang mga damo ay bibigkisin nyo at susunugin, at ang mabuting binhi, ang mga trigo ay dadalhin nyo sa aking kamalig. So yan po yung pinaka-parables na kinuwento ni Jesus. Pero in-explain din niya kung ano ang kahulugan nitong parables para maintindihan natin. So the kingdom of heaven is like this. Sa mga parabola ni Jesus, sabi doon, ito laging praises na to ang sinisimulan niya ang parables. The kingdom of heaven is like this. So and so and so and so. Laging pag ang parables niya ay patungkol sa paghahari ng Diyos, doon niya laging sinisimulan sa mga parabola, ang ganitong praises, yung mga parables niya. Kasi gusto ng Diyos maunawaan ng tao yung kahalagahan ng kingdom of God, yung the kingdom of heaven, kung ano ba, yung paghahari ng Diyos katulad ba saan, upang patuloy nating maunawaan kung paano natin pahalagahan, hahanda ang ating sarili at paano natin titingnan yung kingdom ng heaven na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. So sabi doon, these praises introduces 6 of the 7 parables in this chapter. So sa chapter 13 ng Mateo, 7 ang parables dito na binanggit ni Jesus. Dito lang sa chapter na to, ha?
7 na. At dun sa 7 na parables na yun, 6 ang sinimulan niya sa ganitong praises. And the kingdom of heaven is like this. So and so and so. Anong gusto ipakita dito sa atin ng Panginoon? Na gustong maunawaan ng Diyos ang tao kung anong-ano. Kung baka magkaroon ng idea ang tao. Ma-visualize ng tao. Maunawaan ng tao kung gaano ang kung paano ang maghahari o paano ang paghahari ng Diyos. Diba? Ang paghahari ng a kingdom of heaven is like this, kung paano ang paghahari ng Diyos. So, sabi natin ito, ang unang-una ninyang pinaginamit dito ay yung weeds, yung damo, at katapat ng damo ay yung trigo. Ang sabi dito, which looks very much like wheat while is young, but can later be distinguished. Kasi ang trigo at ang damo, pag yan ay bata pa, young, ibig sabihin kumbaga parang binhi pa lang siya, pareho ang itsura nila. Madidistinguish mo lang na ito ay damo at ito ay trigo kapag ito ay unti-unti nang nagkauhay. Kumbaga, pag unti-unti nang tumubo. Pero pag pareho silang binhi, hindi mo makikita at malalaman yung pagkakaiba nila. Kaya sabi nga nung may-ari, huwag niyong tanggalin. Maapektuhan ang mabuting binhi. Hayaan niyong dumating ang anihan. Kasi pag dumating na nagkauhay na, nag-anihan na, madidistinguish mo na ang kaibahan ng damo sa trigo. Okay, pero pag binhi pa lang sila, hindi mo pa madidistinguish yung pagkakaiba nila. Kaya baka ang mabunot ng mga alipin ng may-ari nung farm ay ang baka ang mabunot yung mabuting binhi imbis na yung damo. Kaya sabi niya, huwag niyong galawin, hayaan niyo, hintayin natin ang pag-ani. Yun po yung dahilan. So tuloy natin, sabi doon, the field is the world. So ang field, yung bukid, ang tinutukoy diyan ay ang mundo na ating ginagalawan. Thus, in this world, the people of the kingdom live side by side with the people of the evil one. So, i-explain na natin ngayon. Ang field, ang simbolo niyan, o ang tinutukoy niyan sa atin, yung mundong ating ginagalawan. So, tandaan natin, bakit inihintulad ng Diyos ang mundo sa field? Kasi ang tao, hindi dapat nagsasawang magtanim. Dahil lahat ng ginagawa natin para sa Diyos sa mundong ito ay pagtatanim para sa kaharian ng Diyos. Kaya inihalintulad niya ang mundo na isang bukid o taniman. Bakit? Lahat ng mabuting bagay na ginagawa mo, pagtatanim yan. At isang araw, sabi ng Diyos, hindi mo siya madadaya. Kung ano itinanim mo dito sa lupa, aanihin mo pagdating ng araw. Kung ano itinanim mo sa lupa, pwede maging bunga niyan o magiging bunga niyan sa buhay mo ay kayamanan sa langit. Pwede rin sa negative things. Kung ano mga pangit na itinanim mo dito sa lupa, sa taniman, sa bukid, sa mundo na tinutukoy, yan din yung aanihin mo pagdating ng araw. Kaya sinasabi ng Panginoon na ang mundo ay inilintulad ng Diyos, ni Jesus, sa isang taniman o bukid dahil lahat ng ginagawa natin ay pagtatanim. Sa tao, pagtatanim yan. Sa Diyos, pagtatanim yan. Sa asawa mo, pagtatanim yan. Ginagawa mo sa anak mo, sa trabaho, sa church, sa kanino mang tao, maski sa sarili mo, pagtatanim yan. Bakit? Kasi isang araw, lahat ng ginagawa mo ngayon, ang anihan niyan bukas. Bigyan natin ng sample. Kung nung bata-bata ka, hindi mo iningatan ang katawan mo, pagtatanim yan, bukas ano mangyayari? Kaya nga inilintulad ang mundo na isang taniman. Bakit? Inisipin natin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay pagtatanim. Bukas aani tayo. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Kasi inihalintulad niya na ang mundo ay katulad ng isang bukirin. Na bawat ginagawa mong mabuti, huwag mong panghihinayangan. Dahil ang Diyos na nakakakita ng mabuting bagay na ginagawa mo, isang araw, aani ka, ibabalik ng Diyos lahat sa iyo. O, naintindihan po natin. Kaya ituloy po natin, paano in-explain ng Panginoon? Tingnan natin, in-explain niya ito sa chapter 13, verse 36 hanggang 43. Iisa-isahin po natin para maunawaan natin. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. So, interesado yung mga
yung mga alagad ni Jesus dun sa kanyang ikinuwentong parabola sa mga tao. Kaya pag uwi nila, tinanong nila, paliwanag niyo po sa amin. Ito po ang sabi. Sabi niya, ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. So, simulan po natin. In-explain ngayon ni Jesus yung parables sa mga disciples niya. Ito daw ang pagkaka-explain. Ang sabi niya, una, so the good seed is the Son of Man. Ang nagtatanim ng mabuting bini ay ang anak ng tao. Si Jesus ang nagtatanim daw ng mabuting bini. Sabi niya doon, sabi niya, ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao ang nag-asik ng mabuting bini. Kaya nga sabi ng Biblia, paano nag-asik ng mabuting bini? Kasi ang Diyos ang pumipili, di ba? Walang lumalapit sa akin unless na lang ibigay siya sa akin ng Ama. Walang lilalapit sa akin ang taong lumalapit sa akin unless ang aking Ama ang nagbigay siya sa akin. Iniingatan ko ang sinumang taong inilalapit sa akin ng aking Ama. Kaya nga sabi ng Bible, ang Diyos ang pumipili sa atin. Kaya siya naghahasik ng mabuting bini. Sabi doon, so the good seed in the Son of Man. Kaya kung kapatid, sa gabing ito, isa ka sa pinili ng Diyos, isa kang mabuting bini. Aleluya! Diba? Tinuturing ka ng Diyos na mabuting binhi. Kaya nga lagi natin, lagi sinasabi sa inyo, mapalad ka pag pinili ka ng Diyos. Kasi ang Diyos ang pumipili ng tao. Pero yung pagpili ng Diyos, hindi sa standard natin. Hindi ko alam kung anong ang batayan ng Diyos sa pagpili niya. Sabi ng Bible, nandito siya, hinahanap niya yung mga makasalanan. Hindi siya, kinakailangan yung mga taong, hindi niya hinahanap ang mga taong ang tingin sa sarili matuwid. Ang hinahanap niya yung mga taong makasalanan. At the more na sa tingin mo makasalanan ka, the more kang hahanapin ng Diyos. Bakit? The more na malaki ang utang mo, the more na magpapasalamat ka at ang Diyos ay mag-glorify sa buhay mo. Eh wala namang matuwid eh. Kaya hindi natin isipin na pipiliin tayo ng Lord. Ikaw ba inisip mo na isang araw makikinig ka ng salita ng Diyos? Ikaw ba inisip mo isang araw na ikaw ay magbabasa ng Biblia? Inisip mo ba isang araw? Ako hindi ko inisip na maglilingkod ako kay Lord. Hindi ko inisip na ako'y mangangaral. O muli, uulitin ko, hindi natin pag-uusapan ang relihiyon dito. Ano man ang pananampalataya mo, manatili ka dyan, hindi ko yan papalitan. Ang pinag-uusapan natin, yung relasyon mo sa Diyos at relasyon ko sa Diyos. Ikaw ba inisip mo sa isang araw? Kumbaga, manonood ka ng Bed of Promises at manonood ka ng preaching ng Word of God? Bakit? Kung ikaw hindi mo pipiliin eh, bakit may pananampalataya ka na eh? Meron ka ng paniniwala sa Diyos, pero bakit ngayon nakatunghay ka dito? Bakit hindi mo natanggihan yung tawag? Ba't hindi mo? Meron ako natang dito. Sino po nag-share ng video sa inyo? Pastora, magandang gabi po. Alam niyo po ba, marami po ako natututunan doon sa Bed of Promises. Ay, glory to God po. Sino po ang nag-share ng video sa inyo? Yung iba, meron sinasabi, ay po yung kaklase ko pa po nung high school. O, yung kaklase daw ni Pernan. O, yun, meron dito. Kaklase daw siya nung bayaw ko, nung high school. O, meron naman dito, wala pong nag-share. Nagbabrowse lang po ako, nakita ko po na nagsasalita kayo. Eh, parang nahook po ako dun sa word na Bed of Promises. Nanood po ako. Kaya mula nung nanood po ako ngayon, gabi-gabi po sinusundan ko na kayo. Meron naman nagsabi, wala lang po. Basta lang po, nakita ko lang sa wall ko. Yung iba, sineran. Thank you dun sa mga, ay, siner po ni ganito, ni brother ganito. Siner po ni brother June. Siner po ni sister Cora. Siner po ni sister Susan. Siner po pero titingnan mo natin, sino hindi intensyon sa Diyos? Walang aksidente. Lahat ng nagaganap sa ibabaw ng lupa, ang Diyos ang nagtatakda. Kaya kung nakikinig ka dyan sa gabing ito, mapalag ka, congratulations. Bakit? Isa ka sa pinili ng Diyos para makapakinig ng salita niya. Dahil hindi lahat ng tao, ang tao hindi pipiliin. Mas gusto ng tao, imbis na makinig ka ng Bed of Promises, mas gusto ng tao nanonood ng kung ano-ano sa YouTube. May mga tao gusto maglalaro ng ML. May mga tao gusto kung ano-anong panonoodin. Diba? Pero hindi natin sila gina-judge. Kasi yun ang buhay nila eh. Pero ba't ikaw nandito ka? Diba dati hindi ka naman nag-tune in sa pag 9 o'clock? May iba, kami nga ni Pastor Jack eh. Pag 9 o'clock ganito, nagpapahinga na po kami. Oh, nanonood kami ng Netflix at kami nagmimerienda para matulog, nagpapahinga kami. Pero bakit sa isang iglap, binago ng Diyos?
Eh, hindi namin alam. Nandito kami ngayon at ginagamit ng Diyos. All the glory belongs to God. Eh, ang Diyos ang nagtatakda. Ginusto ba namin? Abay, eh, kung tutusin natin, tayo nga, nagbabawas tayo ng trabaho, nagbabawas tayo ng responsibility. Bakit? Abay, misa kailangan ng pahinga ng ating physical na katawan. Pero, pag para sa Diyos, tatanggihan mo? Ay, ako pa naman, I'll never say no. Hindi ako nag-no-no kapag si Lord ang nag-utos sa akin. Bakit? Ay, mapagod na ako para kay Lord. Napapagod nga ako sa ibang bagay eh. Oh, tsaka nga nagpapahiram ng buhay sa akin. Basta ang dalangin ko lang, malusog na pangangatawan at mahaba pang buhay. Ito yung gusto ko sabihin sa atin, ang Diyos ang naglalagay ng mabuting bini, si Jesus po. At ang sabi po doon, sino the field is the world? Ang taniman ang mundo. Ang mundong itong marami pong binhi. Ang Diyos ang pumipili ng binhi, ng mabuting binhi. Tayo po yun, yung napili ng Panginoon. The good seed stands for the sons of the kingdom. So ang good seed, yun daw yung mga anak ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya kapatid, sa gabi nito, kung si Jesus ay tinanggap mo sa puso mo at napabilang ka sa anak ng Diyos, kapatid, dahil kay Jesus Christ, ikaw ay tinuturing na mabuting binhi. Dahil hindi naman lahat nagpapatuloy ah. Marami kaming kakilala nun, tumanggap din kay Jesus. Pero ngayon, nasan na? Wala na kaming balita. Hindi na rin namin nakikita sa church. Wala na rin. So, hindi lahat nagpapatuloy, kapatid. Kaya kapatid, ingatan mo yung relasyon na binigay ng Diyos sa'yo. Ingatan mo na pinili ka ng Diyos na isang mabuting bini sa kanyang kaharian. Sabi ng Biblia, ang mga gumagawa ng mabuti isang araw, magniningning na parang araw sa kaharian ng Diyos. Ang kingdom natin hindi dito sa mundo. Ang kingdom natin doon sa langit. Sabi ng Diyos, isang araw, magniningning tayong parang sikat ng araw sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi tayo tagalupa. Tagalangit po tayo. Kaya mapalad ka, ingatan mo yan. Huwag kang lalayo kay Lord. Hanggat maaari, huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Lahat gagawin ng kaaway para ikaw ay ilayo sa Panginoon. Tuloy natin. The weeds are the sons of the evil one. Ayan. Ano yung weeds? Yung mga damo. Yan daw yung mga anak ng evil one. So may mga ginagamit ang kaaway para yung trigo, yung mabuting bini ay sirain. Ginagamit ng kaaway yung mga damo na kakaapekto sa trigo yan. So, ginagamit ng mga sons of the evil one para yung mabuting bini ay sirain, maapektuhan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit ayaw mo magkasala, minsan may ginagamit ang kaaway para galitin ka. Kahit na minsan gusto mong gumawa ng mabuti, gusto mong sumunod sa Panginoon, nagsisikap kang gumawa ng mabuti, bakit naman may mga taong ginagamit ang demonyo para galitin ka, para inisin ka, para ikaw ay magkasala at patuloy kang tuksuhin na lumayo sa Panginoon. Kaya kapatid, reminder, gagawin ng kaaway lahat ng paraan para ikaw ay ilayo sa Panginoon. Maraming dahilan, maraming iaalok sa'yo, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na ang relasyon mo sa Diyos maapektuhan. Huwag kang papayag na ilayo ka unti-unti sa salita ng Diyos. Huwag kang papayag. Ikaw lang ang pwedeng mag-ingat ng relasyon mo sa Diyos. Walang iba. Maging wise ka. Pag alam mong inaagaw na yung attention mo para sa Panginoon, maging wise ka. Huwag kang papayag. Pag nakikita mo na inaagaw na yung attention mo, yung focus mo sa salita ng Diyos, huwag kang papayag. Dapat maging firm ka na dapat may panahon ako sa Diyos. Hindi ako papayag na nauubos ang lakas ko sa mundong ito, nauubos ang oras ko sa mundong ito, nauubos ang pera ko sa mundong ito, nauubos ang lahat sa buhay ko sa mundong ito. Hindi ako papayag na hindi bahagi ang Diyos sa buhay ko habang nasa mundo ako. Huwag kang papayag na ang Diyos hindi bahagi ng buhay mo. Bakit ang kaharian natin hindi dito sa lupa? Sa langit po ang kaharian natin. Tuloy po natin. Ang sabi po doon, and the enemy who sows them is the devil. So ang naglalagay nung mga weeds, mga damo na yan, sa mabuting bini, ang kaaway. Bakit? Kung hindi ka naniniwala na may devil, kapatid, sa gabi ito maniwala ka. Bakit? Kasi ang mga tao sa paligid natin na gumumapatay, gumagawa ng karumal-dumal, na pumapatay ng magulang, nire-rape ang mga sanggol, kapatid, yan po ay gawa ng kaaway. John 10:10, di ba sabi doon? Ginagamit niya yung mga tao sa paligid. Naparito sila para pumatay. Naparito ang kaaway para pumatay, magwasak at pumuksa. Pero naparito ang anak ng Diyos para bigyan ka ng buhay. Buhay na sagana at kaaya-aya. Sino yung pumatay, magwasak at pumuksa? Mga taong ginagamit ng kaaway. Dahil hindi naman magpapakita ang demonyo sa'yo eh. Hindi naman siya harap sa'yo, tatakbo ka.
Susunod ka sa demonyo kapag inutusan ka niya, tatakbo ka sa takot mo. Eh, anong gagamitin niya para magkasala ka? Hindi ka naman itutuksoy na harap niya sa'yo? Na may sungay, na may bunto, taharap sa'yo ang kaaway, at para tuksuin kang magkasala, tuksuin kang gumawa ng lumayo sa Diyos, hindi ka papayag. Bakit? Matatakot ka, tatakbo ka sa kanya. Sino gagamitin niya? Gagamit siya ng mga tao sa paligid mo para tuksuhin ka, para magkasala ka, para galitin ka. Gagamit siya ng mga tao sa paligid mo para ilayo ka sa Diyos at aabalahin ka ng mga bagay sa mundong ito. Gagamitin niya lahat yan para huwag ka mawalan ka ng panahon sa Diyos. Kasi ayaw niya ang mabuting trigo, ang mabuting bini, mamunga. Dahil pag namunga ka, pagdating ng anihan, kukunin ka ng may-ari, dadalhin ka sa kanyang kamalig. Pero ang damo, kukunin para sunugin. Patuloy nating maunawaan, sabi dito, and the harvesters are the angel. The harvest is the end of the age. So ang pag-ani ay yung pong panahon na dumating ang time na ang Panginoong Jesus ay ang mundong ito ay sirain niya. Sabi ng Biblia, ang mundong ito hindi pa buti, pasama ng pasama. Di po ba, tinan mo itong 2020? Hindi na, mula January hanggang ngayon, di po ba? Hindi na natatapos ang problema. Oh, kanina nga, may sunog dun sa sapote, dos. Di ba? Ikasusunog lang dun, meron na namang sunog ngayon. Di ba, hindi na raw natapos? May ilang araw na lang ang December, pero parang ang dami pa rin. Bakit? Eh kasi ang mundong ito, hindi ito karian natin. Mag-expect ka na ang mundong ito hindi perpekto. May patayan, may mga sekuna, may mga ganyan. Marami pang mangyayari. Kaya ingatan mong relasyon mo sa Panginoon. Bakit? Isang araw paggugunawin, sisirain ng Diyos ang mundong makasalanan. Dahil sobra na ang sama ng tao sa mundong ito. Kukunin tayo ng Diyos yung mga anak niya bago niya sisirain ang mundo. Hindi tayo kasama sa galit ng Diyos. Anak tayo ng Diyos ang kaharian natin sa langit. Hindi tayo tagalupa. Kaya sabi ng Diyos, wag kang papayag na ilayo ka ng kaaway sa piling ng ama mo. Bakit isang araw kukunin tayo ng Panginoon? Sabi niya, and the harvesters are the angels. What will happen? Sabi doon, as the weeds are pulled up and burned in the fire. Sabi niya, basahin natin, tuloy natin ang pagkakasabi, paano? Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel, ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ang anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ang lahat na nagiging sani ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Masabi niya, susuguin ng Diyos ang kanyang mga anghel. Paano? Iipunin ang mga taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng mga taong matuwid. Iipunin ng anghel ang mga taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng mga anak ng Diyos. Yung tumutokso sa atin, yung nagiging dahilan bakit tayo nagkakamali, bakit tayo bumabagsak, sabi ng Biblia. At ang sabi niya, at lahat ng gumagawa ng masama. At anong sabi doon? At ang lahat ng gumagawa ng masama. At iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. At pero magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. So ang sabi po doon, yung mga taong ginagamit ng kaaway para tayo galitin, para tayo magkasala, para tayo inisin, para tayo tuksuhin, para tayo ibagsak, para tayo ma-discourage, para tayo ma-stress, ma-depress, yung mga taong ginagawa mo ng mabuti pero pangit ang ginaganti sa'yo, yung mga taong nananakit sa'yo, yung mga taong ginagamit ng kaaway para saktan ka, para magtampo ka sa Diyos, para ikaw ay mag-doubt sa Diyos, para lumayo ka sa Diyos, para yung pag-ibig mo sa Diyos manlamig, lahat at ang ginagamit ng kaaway, isang araw, sabi ng Diyos, iipunin sila ng anghel ng Diyos at itatapon sa nananiningas na pugon. Pero tayo, kahit anong gawin nila, huwag kang aalis sa Panginoon. Huwag kang papayag na wala kang panahon sa Diyos. Huwag mong hayaang maapekto ng relasyon mo sa Diyos. Dahil isang araw, pag dumating ang mga anghel ng Diyos, kukunin niya tayo at tayo'y magliliwanag na parang sikat ng araw sa kalangitan dahil doon ang ating kaharian. Tagalangit po tayo, hindi tayo tagalupa. Kaya huwag mong ilagay ang puso mo sa mundo. 100% iiwan mo lahat ng bagay. Wala kang madadala. Hindi ko sinasabing masama magtrabaho. Hindi ko sinasabing masama ang magkapamilya. Hindi ko sinasabing masama na tayo ay magpaganda ng bahay.
Di ko sinasabing masama na magpabumili ng sasakyan. Eh kami nga po, oh, thank you Lord, nagpapatayos po kami. Hindi sinasabi ng Panginoon na, ano, na wala ka nang gagawin. Hindi po, ang gusto ng Diyos, habang nagtatrabaho ka, habang nagpapaganda ka ng bahay, habang bumibili ka ng sasakyan, habang nagsiging successful ka sa iyong karir, habang ikaw ay nag-e-enjoy sa mundong ito, ang puso mo, dapat ang Diyos nasa puso mo, dapat meron kang time kay Lord, dapat yung relasyon mo kay Lord, hindi naaapektuhan kahit nandito ka sa mundong ito. Yun lang ang gusto ng Diyos. Hindi siya killjoy. Okay ka mag-enjoy. Okay ka magpagawa ng bahay. Okay lang sa kanya gumili ka ng sasakyan. Okay lang sa kanya maghanap buhay ka. Okay lang na mag-ano ka ng magpursu ka ng karir mo. Okay lang na magtagumpay ka sa mundo ito. Hindi killjoy ang Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, huwag mo siyang kakalimutan. Ang gusto lang ng Diyos, may panahon ka pa rin sa Kanya. Ang gusto lang ng Diyos, may halaga pa rin sa iyong salita Niya. Ang gusto lang ng Diyos, pag para sa Diyos, hindi ka madamot, hindi ka nanghihinaya. Kung pagod ka sa trabaho at ikay makikinig ng salita ng Diyos, ay magsakripisyo ka. May trabaho ka pero hindi mo pwedeng pabayaan yung relasyon mo sa Diyos. Minsan kasi ibang tao eh, dahil maraming ginagawa, maraming nagtatrabaho, maraming ginawa sa bahay maghapon. Pagdating na makikinig ng salita ng Diyos, Lord, alam mo namang pagod ako, Lord. Kaya hindi na lang muna ngayon, Lord. Oh, hanggang dumating isang araw na dumilat siya, wala, malayo na siya kay Lord. Kasi kadadahilan niya kay Lord na, Lord, pagod ako. Lord, ang dami kong ginawa. Lord, kasi ganito, Lord. Lord, ganito kasi, Lord. Pag dilat niya isang araw, wala na siya sa feeling ni Lord. Bakit? Eh, nasanay na yung kanyang puso. Nasanay na yung kanyang espiritu na hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Sino ba hindi pagod sa atin? Sino ba walang ginagawa sa atin? Lahat tayo pagod, 24 hours, 24 hours ka, 24 hours din ang time namin. Lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo may ginagawa. Kahit hindi ka nagtatrabaho sa labas, nagtatrabaho ka sa bahay, trabaho pa rin yan. May mga responsibility tayo. Merong, yung iba may asawa, ako may asawa din, may anak din ako. Yung iba dalagat binata, mapalad, pero may trabaho din yan. May barkada yan, may mga kaibigan yan. Pero isa lang ang gusto ng Panginoon sa atin, huwag mong idahilan ang mundo, ang kaibigan, ang mga tao sa paligid mo. Huwag mong idahilan ang responsibility mo sa mundo para makaligtaan mo yung tatay mo, para makaligtaan mo yung spiritual life mo. Dahil hindi ka taga mundo, iiwan mo yan. Isang araw kukunin ka ng Diyos, dadaling ka niya sa kalangitan. Paano kung nakalimutan mo siya dahil sa mundo? Eh, hindi ka naman taga mundo. So, wag, yun lang ang gusto ng Diyos. Hindi killjoy ang Diyos. Hindi niya inaalis sa'yo. Pero ang gusto ng Diyos, wag mong kakaligtaan yung para sa Kanya. Bigyan mo siya ng oras, ng lakas at ng panahon. Kung pagod, talaga lahat tayo pagod eh. Sino ba hindi pagod? Sino ba walang ginagawa? Pero kailangan magsakripisyo eh. Di ba si Jesus, hindi ba nagsakripisyo para iligtas tayo? Eh, yung mga tao ngayon, yung gusto comfort zone. Sabi ko nga, umalis ka sa comfort zone mo. Pag umalis ka, pag hindi ka umalis sa comfort zone mo, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Kasi ang tao na ayaw umalis sa comfort zone, gusto niyan laging, ano, favor sa kanya. Minsan kailangan mo magsakripisyo. Minsan puyat ka, pero kailangan eh, para makapakita mo sa Diyos na mahalaga ang Diyos sa'yo. Minsan pagod ka. Minsan ikaw ay meron kang pinagdadaanan, may problema ka. Pero haharap ka pa rin sa Diyos para makinig ng salita niya. Struggle yan. Sakripisyo yan. Lahat tayo nagsasakripisyo. But ang Diyos hindi ba nagsakripisyo? Binigay niya nga si Jesus para maligtas tayo eh. So ang sakripisyo, bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Basahin mo ang Biblia, walang lingkod ng Diyos na hindi nagsakripisyo. Naintindihan po natin. Galit ka, pastora? Hindi po. Ganyan lang po talaga ako. So ito po, matatapos na po ako. At sabi sa Matthew 18:6, okay, there will be weeping. They will know them into the fiery furnace. There will be weeping and gnashing of teeth. But the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Matthew 18:6, ang sino mang nagiging dahilan ng pagkakasala ng sino man sa ito, sabi ng Diyos, mabuti pa sa kanyang lagyan ng bato sa leeg at itapon sa dagat. Kaya pag tayo nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba, wala tayong kabuluhan sa paningin ng Diyos. Kasi nagsisikap nga tayong huwag magkasala, nagsisikap tayong sumunod sa Diyos, nagsisikap tayo, pero minsan may ginagamit talaga ang kaaway para magalit ka, para magkasala ka, para ano. Pero ang gusto lang ng Panginoon doon, kapag nakonvict ka at nalaman mong mali yung ginawa mo, repent, just sabi ng Lord, ipahayag ng labi mo. Ang tapat ang Diyos na patatawarin ka at lilinisin ka. Dito po, magtatapos tayo sa isang parables din ng tungkol naman sa lambat. Pareho din po kasi sila. Sabi sa verse 47, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Verse 48,
Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang. Chapter 13 pa rin po yan. Nang mapuno ito ay hinilang ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipo nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. So ang parables ng lambat, katulad din ng parables ng weeds at saka ng wheat, ng damo at ng trigo. The parable of the net teaches the same general lesson as the parable of the weeds. Sabi doon, there will be a final separation of the righteous and the wicked, the believers and those who believe in Jesus Christ and those who deny the Lord Jesus Christ. The parable of the weeds also emphasizes that we are not to try to make such a separation now. Diba? That is entirely the Lord's business. Hindi natin tungkuling iwasan yung mga tao. Hindi mo pwedeng iwasan, may mga tao talaga. Hindi mo pwedeng sasabihin na ikaw mabuhay ko. Halika tayo na lang lahat, pare-pareho tayong mga may pagkakilala kay Lord. Dapat magtayo tayo ng isang syudad, puro Christian, puro anak ng Diyos. Lumayo tayo sa mga hindi anak ng Diyos. Abi, hindi pwede, nasa mundo ka. Ang Diyos, trabaho ng Diyos yun, sabi niya, katulad ng lambat, ng huli, inihagis ang lambat sa dagat, hinuli. Nung inila na yung lambat, maraming isda. Ang sabi na upo ang tao at pinili ang isda. Yung mabubuting isda, yung malulusog yung isda, yung magagandang isda, inilagay sa isang palanggana, inihiwalay. Yung mga isdang hindi mabuti at yung mga nakasama na hindi naman mabuti, inihiwalay at nilagay sa kabila. At ang sabi doon, ganyan ang paghahari ng Diyos. Ihihiwalay niya tayo pagdating ng araw. Pero habang kasama natin yung mga taong ginagamit ng kaaway para tayo ay galitin, magkasala at ilayo tayo sa Diyos, struggle natin yan. Kailangan nating lumaban. Pero sabi naman ng Diyos, andyan siya lagi para tayo tulungan. Tumingi lang tayo ng tulong sa Panginoon. Eh, ngayong gabi kapatid, yan ang mensahe sa atin ng Diyos. Misa nagtatanong ka, Lord, kahit anong iwas ko talaga. May dahilan ng galit ko talaga. May mga tao sa paligid na meron po talaga. Hindi po yan mawawala. Sabi ng Biblia, ang kaaway ang naglalagay niyan. Kung paanong itinanim tayo sa bukirin at hindi natin alam, habang itinatanim tayo na mabuting binhi, ang kaaway nagtatanim ng damo para tayo galitin, para tayo masira, para tayo inisin, para tayo magkasala. Dahil alam ng kaaway, pang nagkakasala tayo, naaapektuhan natin na ang relasyon natin sa Diyos. Pero ang sabi naman ng Diyos, ipahayag lang ng labi mo, tapat ang Diyos, lilinisin ka at patatawarin ka sa iyong kasalanan. Huwag mong hayaan ang pagkukulang, ang pagkakamali, ang pagkakasala o anumang bagay sa mundong ito makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig natin sa Diyos. Kapatid, darating isang araw, ihihiwalay tayo ng Diyos sa mga taong iyan. Pero hanggat kasama natin sila, hawak lang sa Panginoon. Patuloy na magtiwala kay Lord. May mga ginagamit talaga ang kaaway, pero huwag mo silang gamitin dahilan. Huwag sila maging dahilan para malayo tayo kay Lord. Huwag sila maging dahilan. Kahirapan, gagamitin ang kaaway yan. Kukontrolin niya yung mga blessing mo. Diba? Kaya nga sabi ng Biblia, yung prayer ng lingkod niya sa Old Testament, hindi ko lang ma-remember, minsan ipipreach ko yon. Hinadlangan, nakipag-wrestle yung lingkod ng Diyos para yung answered prayer ng Panginoon, matanggap ng lingkod niya. Minsan ginagawa ng kaaway yan, hinahadlangan niya. Bakit? Para magtampo ka sa Diyos, para magtanong ka sa Diyos, para lumayo ka sa Diyos, para mag-doubt ka sa Diyos. Pero kapatid, pinag-aralan natin kahapon, pag ang Diyos nangako sa'yo, tutuparin niya. Kaya lang nilalagyan tayo ng doubt sa mga karanasan natin. Huwag kang magda-doubt sa Diyos kahit minsan. Huwag kang lalayo sa Diyos kahit anong mangyari. Hanggat kahit anong mangyari, huwag kang lalayo kay Lord. Hawakan mo yung relasyon mo sa Diyos, dahil isang araw, tatapusin ng Diyos ang paghihirap natin sa mundong ito. Isang araw, tatapusin ng Diyos ang struggle natin sa mundong ito. Yung ating mga temptation na ginagawa ng kaaway, tatapusin ng Diyos. Isang araw, ihihiwalay niya tayo sa masasama. Tayo na mga anak niya, dadalhin niya sa kalangitan at doon tayo magniningning na parang sikat ng araw. May katapusan ng lahat ng bagay. Hindi tayo forever sa lupa. Hindi tayo tagalupa. Tagalangit tayo. Hindi dito ang kaharian natin. Ang kaharian natin sa kalangitan. Sa tatay natin, tayo'y anak ng Diyos. Amen. Magabi ito, tayong lahat yung muko, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Kapagat minsan pa, pinaalalahanan mo kami. Na tunay nga sa mundong ito, Lord, may struggle.
Minsan di namin maintindihan kahit nagsisikap kami na huwag magalit, nagsisikap kami, Panginoon, na huwag magkasala, nagsisikap kami, Panginoon, Father God, na tunay nga na sumunod sa kalooban mo, maging matuwid sa iyong harapan, Panginoon, huwag bumagsak, huwag magkamali, Panginoon. Pero Lord, minsan talaga dumarating sa lundo ng buhay namin, may mga taong ginagamit ang kaaway para kami galitin. May mga taong ginagamit ang kaaway, Panginoon, Father God, para kami makagawa ng hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord God. Pero Lord, ang tinitingnan mo doon, yung paglaban namin, yung hindi, yun ang magiging dahilan para lumayo kami sa iyo, Lord God. Tinuturuan mo kami na kapag anytime bumagsak kami, tumayo kami, Lord God. Anytime magkamali kami, umamin lang kami, Panginoon. Kung kami magkasala, humingi lang kami ng tawad at i-confess ito sa iyong harapan. Hindi ang mundong ito magpapahiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Hindi ang kahirapan, hindi ang sakit at karamdaman, hindi ang kakulangan, hindi ang kasalanan, hindi ang pagkakamali, hindi ang aming mga kahinaan, hindi ang mga taong nakapaligid sa amin, walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon, yan ang sabi mo. Kaya Lord, sa gabing ito, nire-remind mo kami na sa mundong ito talaga, Lord, may damo, may ginagamit ang kaaway upang inisin ang trigo. Lord, meron, pero isang araw, ihihiwalay mo kami sa kanila. Isang araw, kukunin mo kami, Panginoon, upang dalhin sa kalangitan yung tunay namin kaharian. At salamat, habang nasa mundo kami, alam namin ikaw ang nag-iingat sa amin. Dalangin namin maging sensitive kami, Panginoon, at patuloy na magsikap na ikaw ay maging bahagi ng buhay namin, Lord God. Salamat po, patuloy namin tinataas sa mga kapatid namin na nais po namin ipanalangin sa iyo sa gabi ito. Happy 34th anniversary kay si Brother June and Susan Hernandez. Panginoon, salamat po sa mahaba pa, Panginoon. Marami pang anniversary, wedding anniversary ang ibibigay mo sa mag-asawang ito. Dalangin namin, patuloy kang mamagitan sa relasyon nila, patuloy mo silang pagpalain at yung pag-ibig na galing sa iyo ay patuloy mong ilagay sa puso ng mag-asawang ito. Lord, salamat din, Panginoon, Father God, Demi Bugarin, Panginoon. Humihingi, Panginoon, ng panalangin si Maricel Peñaflor, Panginoon, para, Panginoon, sa kanilang kagalingan. Salamat po, Ama, dinideclare po namin, Panginoon, ang kagalingan right now in Jesus' name. Iunat mong yung kamay at dinideklara namin walang karapatan at sakit at karamdaman sa kanyang katawan. At dinideklara namin, Panginoon, ang complete healing, complete miracle in the name of Jesus, Father God. Lord, tinatasin po namin sa iyo, Panginoon, si Juliet Rivera de la Cruz and family. Hindi man po niya nabanggit, Panginoon, sa akin ang kanyang prayer request. Dalangin ko pagpalain mo kanyang pamilya ni Juliet Rivera de la Cruz and family, Lord God. Ano mong pong pangangailangan nila, katagpuin mo, Panginoon, ang protection mo, ang favor mo, ang provision mo, Panginoon, intervention mo kung may mga sirang relasyon, ang patuloy na magpala sa pamilyang ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, tinatas din po namin sa iyo, Panginoon, si Rosita Ramos, Panginoon, na kapatid ni Sister Beth Malana, Lord God, na nasuspect for NCOVID virus, Panginoon. Lord, in Jesus' name, inuutusan namin, Panginoon, ang NCOVID virus na hindi magmanifest sa kanyang katawan. In Jesus' name, thank you, Lord Father God. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos, Panginoon, palakasin mo ang kanyang immune system, Panginoon, para labanan anumang virus, Panginoon, na nilalagay ng kaaway sa kanyang katawan. Protectionan mo siya ng banal mong dugo, Panginoon. Dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang positive result, Panginoon, ng negative result, Panginoon, Father God, sa body, Panginoon, ni Rosita Ramos, Panginoon, para sa NCOVID. In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Lord, sinatas din po namin, Panginoon, sa iyo, si Luisa Maglelong, Panginoon, na ngayon ay nasa hospital, nakukonfine para sa cesarean niya for the second baby, Lord God, ang mother ni Shane Zambrano, Panginoon. Salamat, Lord God. Gamitin mo ang kamay ng doktor, Panginoon, upang ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay mailabas, Panginoon. Salamat sa successful operation, Lord God. At dinideklara po namin ang provision mo, Panginoon, sa pamilyang ito, sa kanya, kay Sister Luisa Maglelong, Lord. Lord, salamat din sa negative laboratory test ni Sarah de los Reyes, Lord. Dinideklara namin ang good health, Father God, sa kanya. At kadalangin po namin, Father God, ang provision mo at ang negative laboratory test niya in Jesus' name. At tinatas din po namin sa iyo ang mga kapatid naming doktor sa Amerika, Lord, na humihingi ng request, Father God. Si Dr. Raimundo Lana, Panginoon, kasama niya mga doktor sa Amerika, si Dr. Aldalin, Dr. Ray, Dr. Felix, Dr. Nonoy, at Dr. Bernie, Lord God. Hindi po namin sila kilala, pero Lord, alam namin kilala mo po sila. Sa oras na ito, Lord, humingi sila ng panalangin dahil sa nag-positive sila sa NCOVID virus. In Jesus' name, inuutusan namin na hindi mamiminsala ang virus na yan sa kanilang katawan. Inuutusan namin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, wala kang karapatan. We take authority
over your work, Satan, in their lives, in Jesus' name, in their bodies right now, in Jesus' name. Inuutosan ka namin. At Lord, dinideklara namin ang miracle, Panginoon, ang complete healing, complete deliverance, Lord. At dinideklara namin, patlakasin mo ang kanilang immune system, Lord God, upang labanan na yung COVID virus. At sa oras na ito, inaalisan ka namin ng karapatan. 2,000 years ago, talunan ka na. Salamat by the blood of Jesus. They are covered by the blood of Jesus. By your stripes, they are healed, Father God. Yan po ang pangako mo, Panginoon. Salamat po sa kagalingan ng mga doktor na ito, Lord God. Lord, patuloy ko rin po tinataas sa iyo. Pagpalain mo Sister Elsa Bellarmino, Sister Christy Calagayan, Lord. Alam mo po yung kanyang personal prayer request. Panginoon, Father God, ikaw po ang patuloy na kumatagpo para sa tita niya, Lord. Salamat po. Pagpalain mo, thank you sa answered prayer para kay Christy Calagayan. Lahat ng hinihiling niya, Panginoon, para sa kanyang pamilya, ikaw ang magbigay ng katugunan in Jesus' name. Lord, salamat din po yung Father God kay Ronnie Tampado, humihingi ng new job na walang po ng trabaho, Panginoon. Pero Lord, humingi kami ng favor. Bigyan mo ng trabaho ang lingkod mo, ang anak mo na naghahanap, nangangailangan ng trabaho, Lord God. Open mo more doors of opportunity, Lord God, para makapaghanap ng trabaho ang aming kapatid. In Jesus' name, salamat, Panginoon. Natasin po namin sa sequenceable kaang, ang kanyang mga tita, at pinsan at ang papa niya, mama niya na nanonood, Panginoon, gabi-gabi, Lord, pagpalain mo po sila, Lord. At ikaw ang patuloy na magpala sa pamilya nila, na patuloy na nagbibigay ng oras para sa iyong sa mga salita. Si Divina Mayo from Singapore, salamat, Lord. At si Sister Sinel Ramos from Qatar, salamat. At si Lerma Gonzalez from South Korea, Panginoon, salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito, Lord God, nasa iba't ibang bansa man sila, Lord God. Salamat, ikaw ang mag-ingat sa kanila, Lord. At dalangin namin, Lord, wala man silang pamilya na pwedeng sandalan, alam ko may Diyos silang matatawagan, may Diyos na nag-iingat sa kanila, at may Diyos na patuloy, Panginoon, na magbibigay ng favor, at sila, ikaw ang magpo-protection sa kanila sa mga gawa ng mga dayuhan, Lord God, na hindi ka papayag ng mga anak mo ito, Panginoon, ay makaranas sa unfair practices, Lord God. Salamat mo, pagpalain mo sila, kalingain mo, Lord God, at kung sila'y nangungulila, ikaw ang umaliw, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po ang aming mga kapatid, Lord God. Salamat din po, patuloy mong pagpalain si Ma'am Marian Chavez, Panginoon, ang aking co-teacher na walang sawang patuloy na nakikinig na yung salita, Father God. Kita mo po ang kanyang puso. Ikaw, Panginoon, umabot ng kanyang mga pangangailangan at kanyang desire na po. Sabi mo, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. At yung mga kapatid kong hindi ko nabanggit ang pangalan, Lord, mga viewers namin sa gabing ito, hindi ko man po mabanggit ang pangalan, may limitasyon ng labi mo. Minsan nakakalimot ako, Panginoon, pero alam ko, nasa tiyan pa lang kami ng sinapupunan ng aming mga magulang. Kilala mo na kami. Kaya Lord, sa oras ito, dinideklara ko answered prayer sa bawat prayer request ng mga kapatid kong nanonood sa gabing ito. Lord, anuman po ang kanilang prayer request, hindi man mabanggit ang labi mo, basahin ng labi ko, basahin mong laman ng puso nila. At dinideklara ko sa pangalan ni Jesus ang katugunan, Panginoon. Kung may humihingi ng kagalingan sa sakit at karamdaman, ibangon mo sila, Lord God. In Jesus' name, ibangon mo. Tunawin mo anumang bukol na nasa kanilang katawan at anumang masakit, Panginoon, bigyan mo ng kaginawaan. At Lord, salamat sa kagalingan, sa miracle, Panginoon, complete healing, complete recovery sa mga taong nanonood ngayon na may sakit at karamdaman. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Dinideklara namin yan sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy din po namin tinataas yung mga provision, Lord, mga pangangailangan ng mga viewers namin, Lord God, mga nangangailangan babayarang utang, mga payables, Lord, mga upa, Lord God, electric bill, water bill, Panginoon, pambayad sa wifi, pambayad sa tuition fees, lahat ng babayaran namin, Lord, binibigyan namin pagkain araw-araw, Panginoon, panggastos, Lord God. Ikaw nagsabi, Lord God, ikaw ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, Pare God, sa pamamagitan ng kayamanan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa provision mo, Lord. Mag-intervene ka sa bawat viewers namin na may sirang relasyon sa asawa, sirang relasyon sa magulang, sirang relasyon sa mga anak, sirang relasyon, Panginoon, sa kanilang mga kaibigan, kapitbahay, sa boss nila, Lord, katrabaho, Lord, sirang relasyon sa kanilang ka-churchmate, sa pastor, sa manggagawa, sa leader, mga sirang relasyon sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, mamagitan ka, Ama, at dalangin namin, Panginoon, ikaw ang gumawa ng paraan upang bawat relasyon ay maayos sa iyo, maayos at mag-glorify ka sa aming mga buhay. Lord, ang mga kapatid namin, Panginoon, na frontliners, ang mga mahal nila sa buhay,
lumalabas para magtrabaho, mapasok sa eskwela, sa hospital, doctor man, nurses man sila, Panginoon, at anuman po ang trabaho nila, basta frontliners, police man iyan, Panginoon, o anuman, Lord, Lord, ingatan mo po ang pamilya nila na frontliners, Lord God. Lord, dalangin namin ang proteksyon ng banal mong dugo, Ama, at ikaw, tunay na pag-iingat ay nasa iyo, mapagpalang kaman. Ingatan mo po ang pamilya namin, Panginoon. Marami pong salamat sa gabing ito. May limitasyon ang labi ng lingkod mo, Ama. Pero nagtitiwala ko, Panginoon, lahat ng pangangailangan ng mga kapatid kong nanonood, ikaw ang kumakatagpo. Instrumento mo lang si Pastora Janet. Instrumento mo lang si Pastor Jack. Instrumento mo lang ang Las Piñas District Workers, Lord. Ikaw ang tumutugon. Sabi mo namang bagay na hingin namin sa pangalan ni Jesus, gagawin mo para maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang lahat ng katugunan at pangangailangan ng aking mga kapatid sa oras na ito. At Lord, may pahabol pa. Tinatas namin si Padre God, si Sara Taboreto de los Reyes, si Jean Taborete, Brother Nico Taborete, Panginoon. Ang dalawang magkapatid na ito na nasa abroad, Lindon, ingatan mo po sila, Lord God, protection mo ang magkapatid na ito, at patuloy dalangin ko, aliwin mo sila sa pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, at dalangin ko rin, God God, yung patuloy mong protection paggamit sa kanila, at patuloy na pagsama, at ang katiyakan ng pamilyang iniwanan nila ay nasa iyong mapagpalang kamay, Father God. Salamat po sa gabing ito sa katugunan, sa lahat ng bagay, at patuloy namin dinideklara, Ama, ikaw ang Diyos, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Tumutugon ka noon, tutugon ka ngayon, tutugon ka pa rin habang panahon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na patuloy na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, I am the Lord, I change not. Yan po ang pangako mo sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, announcement po, nag-usap po kami ni Pastor Jack, i-announce po namin kung paano po tayo magkakaroon ng gawain sa Pasko po. So, maaaring pong 24, kasi busy na po kayo na maghanda ninyong mahanda. Baka prayer lang po, family prayer po. Sama-sama po yung pamilya nyo. At tumutok po sa Bed of Promises ng 9 p.m, mananalangin lang po tayo. Prayer para po sa pamilya. Nang 24 ng gabi. Wala po exhortation, prayer lang po after po, no, para makapagluto na po kayo. Then 25, wala po tayong gawain. 26, wala. Ang balik na po natin ay Monday na po. Okay po? Na-announce pa rin po namin yan hanggang bago dumating po ang Pasko. Merry Christmas po and Happy New Year po. God bless us. Pag-asa sa akin ay ipinigay. Pinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagambitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan mag-isa. Kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ipinigay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin saan man.
isasama, hindi iiwan mag-isa. Nakalipas ako'y kanyang pinalaman.